guys, good morning. Good morning, good morning. Time check dito sa Oman is 10 a.m. So, welcome back to my channel in Oman. So, meron akong isang tip sa inyo guys. Kung alam nyo ito. Isang sangkap sa pagkain dito sa Middle East. O di kaya hindi lang sa Middle East, pwede namang gamitin sa Pilipinas kung gusto mo. Ang tinatawag na cloves, maraming maibibigay na ano sa kalusugan natin, kakaganda sa kalusugan natin. So, ang unang tips ko ay maglagay sa shampoo natin ng 5-10 piraso. Ilagay ninyo sa loob ng shampoo bago nyo gamitin is 7 days before nyo gamitin yung shampoo is lagyan nyo ng 5 piraso hanggat 10 piraso para yung ano nyo ano sa ano yun, pangalan pero kakaiba ang amoy, may amoy siya pero hindi naman yung mabaho ah. Iba ang amoy niya. Bababago ang amoy yung shampoo. Gusto ko lang i-share dahil alam nyo ba, dito sa Middle East is ano yung tubig. At saka, hindi lang yung ano, naglalagas ng buhok. Maganda siya at maging puti ng scalp natin. Tapos, yung balakubak, mawawalang balakubak. Hindi naman yung totally na walang naglalagas. Mayroon din naglalagas, pero kung napapansin nyo ang buhok ko, hindi kasi makita, maraming tumutubo. Ayan o, oh. Yan. May naglalagas din, pero nabawas-bawasan, hindi na sa kagaysa dati. Maraming naglalagas, pero marami din. Ah, tingnan nyo, mayroong maliliit. Maraming tumutubo. Ayan. Kaya, yan ang tip, unang tips ko sa inyo. 7 days before nyo gamitin yung shampoo, dapat maglagay na kayo sa bote ng shampoo ng 5-10 piraso. Tapos, kung gumagamit din kayo ng Eskinol, mga bi, pwede nyo din lagyan sa Eskinol. Bago nyo gamitin na ganun din, 7 days before nyo gamitin is maglagay na kayo. 5 piraso hanggat 10 piraso din sa Eskinol. Bago nyo gamitin, ganun din sa shampoo. At saka pwede din lagyan kung gumagamit kayo ng hair conditioner, pwede nyo gamitin din. Ganun din ang ilalagay. 5-10 piraso sa isang bote. Depende kung gaano kalaki yung shampoo or Eskinol o di kaya yung hair conditioner ninyo. At saka, pangatlong tip ko, magbabad kayo sa isang tabo, magbabad kayo paghilamos nyo sa umaga. Yung bagong gising, ang ganda ng ano, ng balat. Yung nga sabayan mo yung Eskinol tapos maghilamos kayong nababad na ganito sa umaga. Magandang epekto, nakakatanggal ng mga lalo yung mga maraming tagyawat. Ayan. Tatlong tips guys. Tapos pang-apat na tips, pwede ding gamitin natin sa mga kagaya kong kababaihan lalo sa mga kapokinday na hardworking, pwede nyo gamitin ito kung meron kayong problema sa period problem. Pwede kayong maglaga ng ganito, cloves. Depende na sa gusto nyo. Lagayin nyo hanggat yung tubig niya is magiging brown. Tapos sabayan nyo din ng isang pirasong cinnamon stick. Napakaganda ito. Panglinis sa ano natin sa ovary. Mailalabas din natin yung ano, yung mga dumi-dumi sa ano natin.
I-share ko lang dahil itong dati yung alaga ko nung dito pa siya nakatira, nung dalaga pa siya, ganun, laging problema ang period niya. And ito, nilalaga ko, cinnamon stick, tapos ito, cloves stick, tapos, ayun, inumin niya. Yung lagain ko ng lagang matagal na kumukulo, papakuluan ko talaga. At pangatlo, pang limang tips ko, kung sobrang stress kayo at hindi kayo nakakatulog, marami kang iniisip, pwede kayong maglagay sa baba ng unan ninyo ito, hindi kayo pasok sa unan, sa may unan, ilagay lang. Stress yan, matatanggal yan. At saka, yung paglalagas ng buhok, mga be, epekto din sa stress natin. At saka, yung buhok natin is basa pa. Tapos, lalo yung mga strictong mga amo is nagpapagamit sila ng takip ng buhok, lalo dito sa Middle East. At yung mga nakakalbo, talaga maganda yan. Maganda yan. Ihalo lang sa ano sa ginagamit ninyo sa buhok. Kung may gumagamit kayo ng hair oil, pwede din hair oil, hair conditioner, shampoo, kahit ano diyan, pwede niyo ihalo. At saka yung mga gumagamit ng skin oil, pwede niyo lagyan sa ano sa shampoo, sa skin oil. Tapos magbabad kayo panghilamos sa umaga. Tapos yun, pag hindi kayo nakakatulog sa gabi, pwede kayo maglagay sa baba ng unan. Tapos yung kung may period is, pwede kayong maglaga. Sawayan ng isang stick na cinnamon. So, ano pa yun? Eh, marami pa. Maganda yung ano, yung lalo yung na-delay sa period. Maraming problema sa period. Ayan. Bago kayo datngan o di kayo may dugo na kayo, pwede kayong maglaga ng ganyan. Kung may period na kayo, maglaga na kayo. Ang lagain yun mabuti ha. Yung talagang, yung 1 liter na tubig is gawin lang na 2 cups. Yung pagpakuluan yung tubig niya. Nakakatanggal ng ano, ng balako, bakma ka nga, be. Tapos, ayan, maraming tumutubo. Hindi naman, sabi ko nga, hindi totally na walang naglalagas, pero nababawasan at saka maganda, maraming tumutubo. Talaga hindi maiwas-iwasan, lalo nga pag matapang yung tubig. Pwede din magbabad sa mga baldi. Bago maligo, o di kaya sa hapon, pwede na kayong magbabad sa balde ng ganito. Lagyan lang ng kung, depende kung ilan ang gusto ninyo. Tapos kinabukasan, yun din ang gamitin yung panligo. Tapos yung shampoo, meron din. At hair conditioner, meron din. Yan guys, oh. Dati is talagang dami. Sobra-sobra ang nalalagas sa akin. Tapos yun, gusto ko lang i-share yung nabasa ko sa social media. Ayan, para naman yung mga namo-problema dyan. Meron din naglalagas sa akin, pero nabawas-bawasan. Saka maganda nga kako eh, maraming tumutubo na maliliit. So ayan na guys, yan lang ang tips ko sa inyo. Maganda na, walang naman problema kung wala naman mawawala kung subukan natin, 'di ba? Hindi naman tayo mamatay. Hindi naman tayo ano diyan pag ano subukan. Try lang. Baka sakali lang 'yan ang solusyon ng buhok ninyo, nakakalbo kayo, 'di kayo tagyawat, period problem. Tapos yung ano, ang daming balakobak. Ganda 'yan. Tingnan nyo, makapal ang buhok ko. Maganda nga ihalo sa shampoo kasi ano siya, malambot, tapos na ano siya, shine siya. Yan. Nagamitan ko yung ano, yung
hair conditioner, tapos yung shampoo. Hindi naman ako gumagamit ng hair oil. Pwede niyo lagay niyo lagyan yung ano, ibabad din yung kung gumagamit ka ng iyon ng hair oil, iyon. Basta yung ano bago niyo gamitin 7 days before buksan is maglagay na kayo. Ganun ang ginagawa ko para yung ano last katas niya o di kaya yung ano yun. Epekto pag ano nang gawin ninyo mga bae. So, yan lang bae ang anon ko sa inyo, tips ko sa inyo. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Hindi naman yung ano mga vlog ko pero kailang sa mga bago kong subscriber, shout out lahat sa inyo. God bless you all. Tapos sa mga kapwa ko din na bagong YouTuber lang, tis tiyaga lang. Makakamit nyo din yung 1K subscriber, tis tiyaga lang. So, ayan na guys. Bye-bye!